Nagkaisa ang ilang senador sa bungkahing maglunsad ng investigasyon kaugnay sa malawakang blackout na nangyari sa Panay Island kamakailan. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Iminungkahi ni House Speaker Martin Romualdez sa Maharlika Investment Corporation na ikonsidera ang pag-invest sa National Grid Corporation of the Philippines. At ang strategic investment anya ay maaaring magresulta sa pagpapatayo ng mga infrastruktura, mapababa ang presyo ng kuryente. At dahil dyan, mas mapapaunlad ang ekonomiya, mas magandang energy security at renewable energy integration. Sabi naman ni Senator Bato de la Rosa, kailangan talagang masilip ng maigi kung ano talaga ang mga nangyayari dahil maraming naaapektuhan. Malaking dagok yan sa ekonomiya ng Panay Island, ng mga probinsya ng Negros at saka Panay Island. Apektado daw lahat. Ayon kay Senator Francis Escudero, suportado niya ang mga investigasyon. Pero hindi lang anya NGCP ang dawit. Dapat din anyang masilip ang mga power generation plants na nag-shutdown umano nang walang maayos na pasabi. At ganoon din ang mga distribution companies. Isa pa si Senator Aimee Marcos sa nais maghain ng resolusyon para imbestigahan ang nangyaring power outage sa Panay Island. Hindi anya dapat nangyayari ang ganitong klaseng blackout. At pangamba ng senador, paano pa kaya ang estado ng power grid kapag tumuntong na ng summer season? Sabi naman ni Senator Nancy Binay, ang nangyaring blackout sa Western Visayas ay isang malaking dent sa development ng bayan at maaaring isang paalala na kailangan nating magseryosong maghanap ng long-term solution para matugunan ang problema sa kuryente. Daniel Manalastas para sa Bayan.